Hi everybody, this is LALH&U YouTube channel, and in this video I would like to invite you to join me in this very short moment of reflection. Hindi pulingid sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mga kakilala na nitong mga nakaraang linggo, tayo po ay nagkaroon ng isang malubhang sakit. At hanggang ngayon ay hindi pa rin na 100% back ang ating energy at hindi pa rin po tayo bumabalik sa trabaho. So we're just taking baby steps every day. Let me just start this short reflection by reading to you a text taken from Philippians chapter 1 verse 6, which says, "And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Jesus Christ returns." We are all aware that this sickness has spread all over the world at talagang kinatatakutan dahil marami na rin ang nasawi sa sakit na ito. At sa akin pong pakikipaglaban, dalawang bagay pong aking pinanghinawakan. Ang una po ay ang malaking pananampalataya talaga sa ating pong may kapal, at ang pangalawa ay ang pag-asa na ako ay makakabalik uli sa aming bahay at pagkikita po uli ang aking pamilya. Just to give you a short background, nakapabakuna na po kami actually ng aking asawa, pero nagkaroon pa rin kami, nahawa pa rin po kami. So that means ang bakuna po ay hindi garantiya na safe ka na talaga. So at first, mild symptoms lang po ako, at later on, naging severe siya. That's why na na-admit tayo sa hospital dahil bumaba po ang aking oxygen level. Nung bumaba po ang aking saturation or ang aking oxygen level, napapaisip ako, what if God decided at that time na yan na ang katapusan mo, kukunin ko na ang hangin na pinahiram ko sa'yo temporarily. The point that I'd like to stress is there is no amount of savings in the bank. Hindi mapapalitan ng mga branded clothes, shoes, bags, o ng iyong pinatayong mansyon ang hangin na kailangan mo upang mabuhay. Useless yan lahat pag nawala na, pag kinuha na ng Panginoon ang iyong buhay. So the most important thing is, habang tayo ay malakas pa sa paglilingkod sa Panginoon, let's do it. Although I prayed to God to give me that sense of acceptance kung ano ang will niya sa aking buhay, I prayed unceasingly na sana ay palawigin pa ng Panginoon ang aking buhay, because I am not done with my mission. When I was in the hospital, I came across this meditation about ABCs of healing and road to recovery. And I would like to share it to you too. And letter A is acknowledge that you are sick and weak and that you need God's intervention and divine healing. And the letter B is that you need to be proactive. Hindi ibig sabihin na alam mo na may sakit ka at alam mo na kung paano ang lunas. You also need to do something. So, may mga iba't ibang energy givers tayo para makatulong, aside of course from praying. Sunlight ang una. So, if you have a chance na kahit nasa window lang kayo to get sunlight, ay gawin po natin. Second po is kumain ng masustansyang pagkain. Next, hydration. Uminom na maraming tubig. Next po is consistent sleep pattern. So it's really important that we get enough rest. And then, get fresh air. And then listen to music. Ang dami din natin mga researches na showing that music is also therapeutic. And finally,
meditation. So yan po ang ating energy giver sa ating letter B, na be proactive. So ang letter C po natin is commit everything to Him. So nagawa naman natin ang ating part na acknowledging that you are sick, you are being proactive. So pag nagawa mo na lang lahat, you have to commit or leave everything to Him and He'll do the rest. Okay, so yan po ang ating ABCs of healing and road to recovery. Before I end this video, nais ko pong pasalamatan ng maraming ang atin po mga kamag-anak and of course our friends who really took time to send messages, namumusta, and especially prayers. Nagpaabot po ng kanilang mga panalangin para po sa ating kalakasan. I may not have known you personally, hindi tayo nakapag-met face to face, pero nakakataba po ng puso na malaki po ang inyong concern sa akin. At panalangin ko rin po na sana ay you and your loved ones are also safe and sound, especially in good health. May I end this short reflection with this very classic song of thanks? Shall we sing it prayerfully? And please join me if you know the song. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation so rich and free. Amen. So, thank you so much for watching and stay safe, everybody. God bless us all. See you next time.